bato daw po ng ano sa outpost. At ang nangyari, parang kayo yung sumalo ng mali ng tao na hindi naman dapat kayo. Sinuntok gamit yung posa. Kaya pusa po ako, sir, pumunta sa outpost nun, sir, kasi dumudugo ko yung ulo ko. Tapos yung Edison Marquez po, pinipilit ako pauwiin. Huwag na po ako makialam. Bago ka gamutin, nag-round 2 pa. Bakit kayo pinapirma nun? Binugbog na nga kayo, tapos kayo pa yung papapirma na huwag kayo magkakaso? Eh, pag hindi daw po kami pumirma, sir, madedetain po kami dun, sir. So, napilitan kang pumirma kasi napapalibutan ka nila. Opo. Saka inuutos nila na yun ang isulat mo. Lahat po ng personnel na nakita namin sa CCTV na involved po ay automatic po binabaan po kagad ang termination. Ang nangyayari pa dito, binubugbog, hinahampas ng posas, tapos poposasan pa, tapos sa pilitan pasusulatan ng sinasabing statement na hindi na sila magsasampa ng kaso. Dapat sir, kung ganyan, dapat lahat kayo magkaroon ng retraining. Samahan nyo itong dalawa para makapag-file ng kaso para at least merong pataw na parusa dito sa mga sinasabi ng bugbog. Yan pong ginawa ng mga yan, pwede pong maging batayan, hindi lamang ng kasong physical injury, kundi ng graft and corruption. No. Hindi po po kaming kontento po eh. Kasi po, sinakal po kami. Gusto po namin yung Edison Marquez po, makulong po talaga eh. Ganito na lang sasabihin ko para kay Edison, na tumino ka na. And sana naman, na magawa ng paraan talaga na masampahan ka ng sinasabing patong-patong na kaso. Si Mike Villarreal. Lumapit po kami sa bitag para ireklama po ang talod ng bambugbog po sa amin dahil po nadamay lang po kami sa pambabato at napagbintangan po ang arestuhin ng mga tanod. July 6 po, niyaya po kami ng kaibigan ko sa birthday po ng kaibigan po namin, kukumpare po namin na uminom po sa kanila dahil po birthday ng asawa po niya. Tapos po, nung lumabas po kami para po may susundin na bisita, yung isa po niyang kapatid ay nambato na po na hindi po namin alam. Nakita ko po na siya, binubugbog po siya sa loob. Nag-react na po ako doon dahil po ayaw ko po iwan tong kaibigan ko kasi binubugbog na po. Tapos nung ako na po ang sinabihan na umuwi na po, so huwag na po daw ako makialam. Nandigan ko po na hindi ako umuwi. Hindi ko po iniwan yung kaibigan ko. Kaya ako po yung dinampot at pinagbubugbog din po nila ako sa harap ng outpost. Bago po siya ipasok sa clinic, pinagbubugbog muna po siya bago po siya gamutin. Sir Ben, sana po matulungan niyo po kami tsaka ma-actionan po yung reklamo namin kasi hindi po tama yung ginawa nila sa amin. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po. So, kailan ba nangyari ito? Pwede bang pakikwento sa amin na nambatura o paano nangyari kayo yung hinuli at binugbog? Nung gabi na po kasi na yun, inimbitahan po kami sa birthday po. Ngayon po, paglabas po namin, sunduin po kami. Yung isa pong kasama namin sa inuman, may nambato daw po ng ano, sa outpost. Ilan ba kayo magkakasama? Mga 8 po ata. Mga 8? Nagkagulo na po kasi may nambato po. Nagsiduntahan din po yung mga tanod. Nagkagulo na po eh. Ngayon po, kami po yung umawat. Kami po yung hinuli. Tanong ko lang, klaruhin natin dito, sino yung nambato? Sama po namin sa inuman. Pero kayong dalawa, wala kayong kinalaman sa pambabato? Aminado naman kayo na yung kasama ninyo nambato doon sa barangay. Eh kaso, ang nakikita namin dito, yung ginawang pambugbog, which is hindi tama. Paano kayo binugbog? Umano nung barangay? Nung nag-away, sir, may isang tanod po yata na sumuntok sa ulo ko ng posas po yung gamit. Sinuntok gamit yung posas? Sa barangay yan, ha? Opo. Sa barangay. Anong ginagawa sa'yo? Bakit ka hinila pa loob? Pinagsusuntok po ako. Pinagsusuntok ka? Parang tinuhod ka rin eh. Opo. Pinipilit po nila ipasok po sa loob kasi nakikita ko po itong kaibigan ko binabugbog na po sa loob. Eh baka po isunod po ako. Oo. Kaya natatakot po ako ipasok. Kayo ba lasing din that time? Hindi po. Hindi po, sir. Kasi baka mamaya kaya ginaganyan kayo eh wala na kayo sa mga sarili nyo. Pero kung titingnan man natin dito kahit man nakainom kayo or hindi, walang karapatan ng kahit sino man gawin yon. Ang may sinasabi nga dito para pagdating sa mga public officials na dapat may sinasabing maximum tolerance. Dapat mahaba ang kanilang PC para ma-diffuse ang sinasabi situation. Tapos once na everything is okay, doon iuupo yung mga tao at iisa-isahin, investigahan. Anong sabi nung kapitan sa inyo? Pagkasuntok po sa akin sa ulo, sir, tumakbo po ako dyan sa outpost eh. Tapos pinaupo lang po ako, tapos umalis po yung tao. Ngayon, naabutan po ako ng mga tanod, pinasasan po ako, tapos pinasok po ako sa loob ng kwarto. Bakit ka raw pinasasan? Hindi ko nga po alam, wala naman po ang ginawa sa kanila, mami. Basta-basta lang na parang halika dito, tapos pinasasan ka na lang. Pusa po ako, sir,
sir, pumunta sa outpost nun, sir, kasi dumudugo ko yung ulo ko. Dumugo yung ulo mo? Dahil sa suntok nila? Ikaw, Mike, anong pang-patanakit ang natanggap mo mula sa mga yung, staff ng barangay? Yung nakita ko po siyang ano, yung duguan na po, yung tumakbo po siya sa may barangay outpost. Ang sabi ko po, sir, ba't niyo po binubugbog po yan? Bawal po yan. Tapos yung Edison Marquez po, pinipilit ako pauwiin. Wag na po ako makialam. Eh, kaibigan ko po, hindi ko po iniwan. Pinipilit po nila, pinagsisuntok po ako nila, pinaghihila po ako nila. Lumalaban ba kayo? Hindi po. Hindi kayo pumipiglas? Hindi kasi po. Baka maging mamaya, makakausap natin yung barangay, baka sabihin, maoy na kayo. Hindi po. Ilan sa grupo niyo yung nangyari yung gantong insidente? Walang po kami nahuli. At ang nangyari, parang kayo yung sumalo ng mali ng tao na hindi naman dapat kayo. Yung namato na barangay, hindi nahuli? Hindi po. Pagtaos po namin bugbugin, ma'am, dinala po kami sa main outpost po ng barangay namin. Pero sigurado ba kayo mga staff ng barangay itong mga umasa? Yung isa po, yung Ace Evangelio, ma'am, tanda-tanda ako po, ma'am, yung ID niya. Eh. Naka-ID? Opo. Ginagamot ka, tapos bigla kang binubog. Bago ka gamutin, nag-round 2 pa. Nakarating ba kayo sa police? Kasi mukhang parang physical injury lumalabas. Sabi po sa police, ano daw na lang po sa barangay. Tapos sa barangay po, pinapirma po kami na hindi na po kami magre-reklamo sa kanila. What do you mean, pinapirma kayo? Na hindi na po kami maghabol sa kanila. Bakit kayo pinapirma nun? Binugbog na nga kayo, tapos kayo pa yung papapirmay na huwag kayo magkakaso? Ano yung sinabi nung pinapapirma na kayo? Eh, pag hindi daw po kami pumirma, sir, madedetain po kami dun, sir, nang baka lunes. Wala naman silang karapatan na i-detain kayo. Anong kaso yun? Anong papel or ano ba yung pinapapirma nyo? Kami po mismo sumulat nun eh. Anong nakasulat? Na, ako po, si Gerardo, hindi na po kami magreklamo, ganyan po. So, napilitan kang pumirma kasi napapalibutan ka nila. Tsaka inuutos nila na yun ang isulat mo. At saka, kung ikaw ba naman palibutan ng sandamakmak ng mga taga-barangay. Sige, tignan nga natin kung sasagot na itong barangay administrator, Sir Alexander. Sir, ano yung nangyari dito sa sinasabing Gerardo Sereno at Mike Villarreal kung saan daw may nambato sa barangay? Yes po, apo. Okay, sir, pakikwento naman yung side ninyo. Ano nangyari dito? Yes po, sir. Nagpatawag po agad kami ng meeting Sunday po kasi nga po nalaman namin. Yung nangyari pong gulo ng gabi ng Sabado. Lahat po ng personnel na nakita namin sa CCTV na involved po ay automatic po binabaan po agad ang termination. Bakit umabot sa ganitong punto na wala ba nagko-control sa mga tao ninyo? Kasi naintindihan ko naman, sir, yung sinasabi ninyo na ginagawa niyong investigasyon. Pero sir, matanong ko lang, bakit kasi nagkaroon ng sinasabing mas lalong pagbubugbog dito sa dalawang ito tapos umabot sa punto na pinusasan pa? Kasama rin po yan, sir, sa ginagawa naming investigation. Dapat, sir, kung ganyan, dapat lahat kayo magkaroon ng retraining kasi ang problema, sir, yung mga tao ng barangay, hindi nila inaasikaso na maayos yung mga tao imbis na kunin, imbitahin para investigahan yung mga tao. Ang nangyayari pa dito, binubugbog, hinahampas ng posas, tapos poposasan pa, tapos sa pilitan pasusulatan ng sinasabing statement na hindi na sila magsasampa ng kaso. I do understand, sir, pero kung ipaglalaban ko tong dalawa, bakit? Dapat talaga, aside from investigation, maitama yung maling sistema nyo dyan sa barangay ninyo na kung bakit nagkakaroon ng klaseng pang-aabuso. Dapat nakita nyo yung CCTV, hindi para sila yun ng bato. E di sana, pinatawag na lang yung iba nilang mga kasama. Pagkatapos, inupo, inimbestigahan, inimbitahan sa barangay na hindi pinoposas, and then after come up with an official report galing sa mismong barangay dun sa mga nangyari. Pero dahil nagkakaroon ng problema ang inyong mismong barangay, I believe na mismong tawagin yung atensyon ng kapitan na dapat talaga magkaroon ng pagbabagong sistema na may control sa mga tao. Yan naman po ang utos din po sa amin ng aming kapitan. At ngayon po, humihingi po kami ng retraining po ng lahat ng aming BPS personnel, including badak po. Ang mga involved po kasi dito ay mga badak personnel po namin. Okay, para naman itong sa dalawa na nabugbog at naabuso, ano ang gagawin ng barangay para mapakita ang kanilang sincerity na sila ay nanghihingi ng patawad sa dalawang ito? Nag-utos po kami, kapitan, na tulungan po sa abot ng mga kaya ng barangay sa pagpapagamot po at sa lahat po ng kanilang pangangailangan. And at the same time po, yung lahat po ng identify po nila na nabugbog po sa kanila ay terminated po nung Monday pa po. Okay, mas maganda na terminated na lahat at yes, dapat po blacklisted, hindi na dapat makaupo yan sa isang yes pwesto ng gobyerno. Sa akin, admin, no, sabihin na natin na terminate na yung tao, papagamot nyo, pero hindi yun dun natitigil eh. Itong pumunta sa amin, nabugbog, nasaktan, I think they deserve more eh. I think kailangan nila ng apology sa nangyari. Sabihin na natin na nadamay lang sila, hindi sila yung nambato kasi wala naman silang ginawa. So I think kailangan nila ng apology doon
sa mga sa barangay at doon sa mga taong nambugbog sa kanila. Pwede ba 'yon? Yes po sir, opo, opo. Para dito sa mga taong na terminate since they're terminated already and they are citizens, I would refer siguro na maganda 'yung gawin niyo, samahan niyo itong dalawa para makapag-file ng kaso para at least merong pataw na parusa dito sa mga sinasabi ng bugbog. Yes po, meron po silang ongoing case po ngayon sa Lupon at hahanapan din po namin ng iba po kung legal remedy po na pwedeng itulong po ni barangay sa kanila. Okay. Speaking of legal, Sir Carl, nakikinig si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas, magandang umaga po. Magandang umaga po. Lagi po ganyan ang nangyayari. Pagka po naluklok ang mga tao sa barangay, akala po nila sila na yung otoridad. Ito po, para lang po sa kalinawan, ito pong panauhin natin. Yan pong ginawa ng mga yan, pwede pong maging batayan, hindi lamang ng kasong physical injuries, kundi ng graft and corruption charges. Bakit po? Bigat. Sa ilalim po ng Section 3E ng Republic Act 3019, ang sino mang opisyal o kawani ng gobyerno sa pagganap ng kanyang tungkulin ay nakagawa ng hindi makatwirang pinsala, itinuturing pong nakagawa ng katiwalian, corruption, graft and corruption at that ginawakan. Ang maganda po dito, kailangan pong magsampa ang barangay ng kasong graft and corruption para makita natin ang sinseridad at mabigyan ng leksyon ang mga tao sa barangay. Attorney, no, tama na yung sinabi niyo na talagang dapat may legal remedies and everything. Pero, attorney, siguro after all has been said and done, ano siguro yung liability as well ng mismong barangay or captain or anything? Meron po yung tinatawag nating command responsibility. Prinsipyo ng pananagutan ng mga namumuno sa mga ikinilos, ginawa. Si barangay captain is as much liable. Nagpabaya po si kapitan sa paglulok-lok ng mga tanod o ng kanyang mga opisyales na walang kwalifikasyon para magkaroon ng tamang pakikipag-ugnayan sa tao. Gumanap po ang kapitan sa kanyang tungkuling panggobyerno, maliwanag na nakagawa siya ng pinsala sa sambayanan dahil yung kanyang mga iniloklok hindi po kinakitaan ng pagtupad sa prinsipyo ng serbisyo publiko. Kasalanan po ni kapitan yan and he will have administrative and criminal liability for this. Attorney Batas, nabanggit po ng mga complainant natin, sir, na may CCTV footage daw sa loob ng barangay. Di ba po, mas maganda kung talagang sincere ang barangay, i-provide nila bilang ebidensya laban dun sa mga nirereklamong tanod at saka mga anti-drug officers ng barangay para tulong dun sa kaso. Tama, Attorney Batas? Tama po yun. Andyan si Admin. Admin, masasagot niyo po ba kung available yung CCTV footage? They're doing investigator. Yes po, available po lahat ng aming CCTV footage po. Recording naman po, Admin. Yes po, ma'am. Ayan. Okay, Attorney Batas, so maraming salamat po sa inyo at malaking tulong ang inyong advice ngayong araw. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ginoong Carl po. Balik tayo kay Administrator. Yes. Okay, ganito na lang yung huling mensahe ko sa iyo. Kagaya ng sabi ni Attorney Batas kanina, napakahalaga din ang responsibilidad ng isang kapitan. Siya din ay dapat may responsibilidad na dapat alagaan at pangasiwaan ng kanyang mga tao. So, ang para sa akin, I would recommend also as well na dapat mag-file din kayo ng graft and corruption case para dun sa mga taong tinerminate. Yes po, sir. Copy po. Isasangguni po yan namin sa aming legal team po para at least maibigay po namin yung angkop na kaso o tulong po yan po sa inyong mga nagreklamo po. Okay, so maraming salamat, Barangay Administrator ng Barangay Kupang, Antipolo City. Okay, so ganito naman, kayong dalawa, narinig nyo naman ngayong araw yung pag-uusap. Anong sa tingin nyo yung nangyari ngayong araw? Lumuwag po ng looban po namin ng konti. Pero di po kami kontento po eh. Kasi po, sinakal po kami. Gusto po namin yung Edison Marquez po. Makulong po talaga eh. Ganito na lang sasabihin ko para kay Edison na tumino ka na. Kasi kung hindi, bahala na si Lord Jesus Christ sa'yo. Ewan ko na lang kung anong magagawa ng mga barangay para sa'yo. And sana naman na magawa ng paraan talaga na masampahan ka ng sinasabing patong-patong na kaso. Nakausap na namin yung barangay. Hindi naman pagkatapos ito, hindi naman ibig sabihin na bibitawan kayo namin. Okay? Thanks, sir. Okay. Nakapala yung tulong po. Okay. Ito, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag. Ilalaban ka, di kay iwan. Ito ang hashtag, ibobitag mo.